Una application natin ay yung tinatawag na rebanding cream. So, ang sectioning natin is manipis lang. Kailangan kasing malagyan lahat yung parts ng lalagyan nating hair. So, unahin natin from roots hanggang gitna lang kasi yung bandang baba is dating rebanding na siya. Hindi pwedeng isabay natin ang paglagay sa roots hanggang tips. So, unahin muna natin ang bagong tubo at huwag isagad sa anit ang rebanding cream. Then yung pag-section natin sa buhok is huwag masyadong makapal, huwag naman masyadong manipis. Kailangan be sure na bawat part o bawat section natin, kailangan mabasa talaga yung buhok na kinuha mo or sinection mo para pantay yung magiging result niya. So after natin malagyan mula roots hanggang gitna ng rebanding cream, i-leave muna natin ito or hayaan muna natin ito ng 40 minutes to 1 hour para mag-soften yung hair. So after 1 hour,
i-test na natin ito. So, ang pagtitesting natin is magkukuha tayo ng 4 strands sa kanyang buhok. And then, i-try natin kung medyo nag-rubberize na ba ito. Pag hinila mo ito na parang rubberize na siya, so ito ay okay na, tama na. Pwede na natin itong ibaba lahat ng rebonding cream. And then, mag-spray tayo ng konting tubig sa bandang gitna pababa. Kasi, yan kasi yung dating riba na yan. So, para hindi strong yung gamot mapunta dyan sa gitna hanggang baba. Upang hindi siya maluto. Kaya mild na lang ang bandang gitna papuntang baba. Kaya mag-spray tayo ng konting tubig para magiging mild lang siya. So, pag nalagyan na natin lahat from roots to tips is i-leave muna natin ito ng about 10 to 20 minutes lang. Kasi ang pinapasok lang natin dito is yung from gitna hanggang tips. Dati ng riban yun. Kaya hindi natin pwedeng tagalan para hindi siya maluluto. So, tapos na siyang nabanlawan. Pag binanlawan natin yung first procedure na rebonding cream lang ang nilagay is tubig lang lahat ha. Walang shampoo, walang conditioner. Pure tubig lang. Hindi na namin pinakita ang pagbanlaw at saka ang pagbo-blower. Kasi masyado nang mahaba. Hindi naman important. Ganun ka-importante yun. So, dito na tayo sa ironing or sa pagpa-plancha. Kailangan ang pagpa-plancha natin is manipis lang din yung naiinitan talaga lahat para pantay yung pag-straight niya. Walang strands na hindi mapaplansya ng maayos. Ang bandang tips is huwag na masyadong initan. Bali, pasadahan nyo na lang kasi dati nang rebonded yan para hindi siya masyadong maluto. Ito si Jay, ang katuwang ko sa aming hanap buhay. Ayusin ang trabaho para hindi ma-football. Para hindi ma-kick out.
Araw, tanawag ipaningot na looy kayo. Malapit na ako matapos. Against the light. So ito na yung neutralizer. Siya na yung magpapapermanent sa straight or para siyang semento na siya yung magpinising para magiging straight na straight yung hairy banding. Kailangan, ang application natin ng neutralizer is kailangan busugin natin yung hair. Kailangan basang-basa siya para maka-absorb siyang maigi. Kasi ito yung magpalitada eh. Siya mag-finishing eh. Kailangan makakain siya ng marami, ng tamang gamot para hinwala, straight na straight siya. Kumbaga, huwag nating tipirin ang gamot sa hair. Kung gaano karami ang kanyang ma-consume, ganun din ang gagamitin natin. Kasi kung titipirin natin, hindi magiging maganda ang magiging outcome ng ating trabaho o ating services. Then pagkatapos nating malagyan lahat or ang buong hair niya ng neutralizer, ilave natin ito ng hindi bababa sa 30 minutes. Kung maaari 30 minutes to 1 hour, basta huwag bababa sa 30 minutes para maka-absorb ng maigi yung medisina sa kanyang buhok para hindi ito mahilaw. Kasi may tendency na mahilaw siya kung masyadong mababa yung oras ng pagbababad mo. Kailangan 30 minutes to 1 hour. And then, tsaka natin banlawan, lagyan natin ng hair conditioner treatment, and then, banlawang maigi. So, pag nag-blower na tayo, is huwag muna tayong gumamit ng natural. Patuyuin natin siya ng natural hanggang sa matuyo. Kasi, yun na yun ang magiging outcome niya. Yung iba kasi, after na matuyo, paplantsahin pa nila ulit para magiging straight na straight. So, hindi na maging maganda yun kasi wala ng medisina. Pwede siyang maluto ulit. So, kung kailangan, yung outcome niya, yun na yun. Yan, yan na yung nagiging outcome niya. Yan yung natural outcome niya. Hindi na yan pinlantsa o hindi yan gaanong binlower. Kasi yun na yun ang magiging outcome niya. Thank you for watching!